It's been a while since I posted the last video on how you can register as a seller dito sa Shopee Japan. But, ayun na nga, finally nakapag-post na ako. So, ang nangyari is... So, I'm sorry, hindi ko po na-i-video kung paano ko na-i-connect. But, eto na nga, ganito yung ginawa ko. Punta ako sa finance and then dun sa bank accounts. So, kapag ililink nyo siya or ilalagin nyo siya, may button doon, click nyo lang, and then may hihingin na password. Yung password na yon is manggagaling mismo sa Shopee Japan. So, hindi siya yung password na login nyo na ginagamit nyo kapag maglalagin kayo. If wala kayong na-receive na password, just message the customer service ng Shopee Japan para hingin yung password dun sa Pioneer para ma-link nyo yung inyong Pioneer account. Once na nailagay nyo na yung password, magre-redirect na siya for linking ng account nyo. And then everything na nakalagay dun, step-by-step procedure, gawin nyo lang po, sundin nyo lang po, and super dali lang naman talaga. So, next naman is, I will show you kung paano kayong pwedeng mag-add ng product. There are two ways para makapag-add ng product. So, go to the My Products, and then, ayan, yung Add New Product. Click nyo lang, so you can enter your product there, or you can do Add New Product dun sa My Products. So, let's add new product here. Ayan. So, mine is a stationary type shop kasi to. So, ayan, car decal set. Ayan, mag-ano siya. Auto-suggest na siya kung anong link siya pwedeng ilagay. There you go. Automobiles, car, exterior accessories. Or, you can choose here sa baba. Ayan, hanapin nyo lang yung ano nyo, links or sa product nyo kung health kayo, dun kayo sa health and ano, beauty, ganon. So here, ayan, lumabas na dito sa cover photos and cover video, pwede kayo mag-upload ng video. Make sure na susundin nyo kung ano yung nakalagay dito, yung maximum niya and also kung ano yung resolution niya. Para may upload nyo ng maayos. So, let's upload yung cover photo or images. Okay, ayan, nakapag-upload na ako ng photos. And pwede nyo siyang i-drag at pagpalit-palitin or pagsunod-sunodin kung ano yung gusto nyo pagkakasunod-sunod. Tama ba yun? But anyway, ayun na nga, pwede nyo siya pagpalit-palitin ng places kung ano ang gusto nyo. So, after nyo ma-set yung photos, pwede na kayo mag-add ng product description dito sa may baba. So, once na na-set nyo na, punta lang kayo dito sa may brand, specification brand. Ayan, makikita nyo kung anong klaseng brand yung inyong mga i-upload na product. Ayan, kapag hindi nyo naman, walang brand, pwede kayong i-choose yung no brand, or kapag may brand pero hindi nyo makita, pwede kayong gumawa dito ng brand name. Then, ayan, sundan nyo lang po kung ano yung mga dapat i-upload and then submit. So, sa akin po kasi walang brand, so ang pipiliin ko po is no brand. So, mag-focus tayo dun sa may mga asterisk, but this one, kung may variation kayo, like different colors or different sizes, pwede kayo mag-add ng variation dito. Or kapag naman po meron kayong wholesales, like 2x2 for this price, pwede nyong i-set dito and also the prices. But for me, wala kasi set siya. And this one is for the price. So, before na i-input natin po itong price natin, I want to discuss to you something, okay? So, dito punta tayo sa shipping weight. Okay, so iseset ko muna siya ng about like 1 kilogram. So, makikita nyo dito may lumabas na at $3.99. So, ang maximum po niya is 20 kilogram. So, from 0.01 to
20 kilogram, ang sagot po nila is $3.99. Okay, pag clinic nyo kasi to, hindi siya na-edit ng presyo, pero kung gusto nyo i-cover yung shipping, pwede naman. So, ako hindi ko i-cover yung shipping, pero i-add ko yung shipping sa aking product. Balik tayo dito sa my presyo. Ang ginagawa ko po is, i-add ko yung presyo ng aking product plus shipping. So, yung price po na to, ito yung lalabas dun sa nakalagay sa Shopee kapag nagsesearch na kayo ng product. Ito yung price na lalabas. So, ito ginawa ko is $10 plus $5 para po dun sa shipping. Make sure na i-add nyo po yung shipping kasi cover nyo po yung shipping kasi kayo mismo ang magpapadala sa may post office or kung ano man pong courier. So, ang stock ko po is 10. Depende po kung ano pong stocks, kung ilan po. And then, kung pre-order or no or yes lang naman po. Kung pre-order, yes, kailangan nyo po kasi ng time para i-prepare yung inyong product. So, kung may, kung anong pong condition, new or used, sa akin po kasi new. Ayan. And then, you just hit the save or update kung meron na kayo doon. And makikita nyo po, ayan, naka-delist po kasi yung sa akin. Dinilist ko muna dahil nga hindi ko pa naman siya ipapublish. So, confirm kung gusto nyo pong ipublish, ganyan lang po. Just hit the check button and then publish. And kung ayaw nyo naman pong makita or hindi ma-search, check the product and then delist and then confirm. Ayan lang po. Pag may nakita kayong delist, na delisted dito sa taas, ibig sabihin po hindi po siya searchable. So here naman kung paano nyo isa-set yung profile nyo. So sa shop, under the shop, yung shop profile, you can enter your shop name and also you can edit cover photos and profile pictures for your shop and you can add image and videos on your shop and also the description of your shop. Dito nyo rin makikita yung mga ranks nyo. So matagal ko na kasi itong ginagamit and also hindi ko na na-update. So, ayan, medyo hindi maganda ang record. But anyway, so you can upload your image here. Ayan, if you want to put image and also the URL of the YouTube video, kung meron kayong gustong i-upload or meron kayong YouTube video, pwede nyo ilagay yung link dyan. Just copy the URL and paste it there. And then, after that, pwede nyo nang i-save para ma-publish na inyong profile. Alright, hanggang dito muna po ang ating video and maraming salamat po sa panonood. Kung may mga katanungan po kayo, just comment down below and susubukan po nating masagot agad. Dahil naging busy ang mamsi niyo, medyo natagalan po ang aking pag-video. But anyway, we'll make sure na masasagot ang inyong mga katanungan. So I hope you like this video at sana nakatulong po ako sa inyo. And also for the update, meron na po tayong Shopee Japan to Philippines. Yes, pwede na po kayo mag-apply but I will upload that for another video siguro dahil kinokontak ko pa ang Shopee Japan if I could open a account using same number kasi sabi nila is one number lang daw but yes, will update you kung ano yung sagot nila. So, thank you so much for watching and I hope you like this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much. Bye!